ating alamin at suriin kung ano nga ba ang bagong plano ni Marcos at ang pagpunta ng PH Army sa Japan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Kung pag-uusapan natin ang estado at relasyon ng Pilipinas at China, tila masasabi na ito hindi maganda. At sadyang tumitindi na talaga ang pang-abusong ginagawa ng China sa sandatahang lakas natin sa West Philippine Sea dahil sa agresibong aksyon nila sa atin at sa walang habas nilang pambobomba at paghaharang sa ating pwersa sa mismong teritoryo natin. Kapansin-pansin na sunod-sunod din nating napapanood ang mga balita tungkol sa ginagawang pambubuli nila sa atin. Na animoy mga ibon tayo na binubugaw at inataboy sa sarili nating pugad. At dahil nga dito ay tila napuno na ang ating presidente at nagsalita na ukol sa ginagawa ng China. Ang pananahimik ay tila natapos na dahil sumusobra na rin talaga ang China. At dahil dito ay napagdesisyonan ng Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos Jr. na magsasagawa na ng countermeasure ang sandatahang lakas natin kung sakaling mangharas na naman sila at maulit na naman ang maling gawain ng China. At dahil nga sa mga nangyayari ngayon, alam mo ba na nito lang ay nakipag-usap at nakipag-ugnayan na ang China sa Pilipinas? Dahil sa patuloy na pang-aagrabyado ng China sa Pilipinas at tila ito ay nagkasunod-sunod na sa kanyang walang pakundangan na ginagawa sa Pilipinas at sa ating sandatahang lakas. Dahil nga sa umiinit na tensyon ay kumalat ang balitang ito sa buong mundo. Ang lahat ay may kanya-kanyang opinyon tungkol dito at ang iba naman ay umapaw ang naging suporta ng ibang bansa sa Pilipinas. At nagbigay na sila ng salita na tutulong sa atin laban sa China. At ang ilan sa mga bansa ay nagpapaabot ng tulong at suporta sa atin ay ang United States, Australia, Japan at India. Dahil sa naging suporta at opinyon ng ibang bansa sa issue sa pagitan ng China at Pilipinas, ay unti-unting humupa ang aksyon ng China sa West Philippine Sea. Marahil ay natigilan sila sa suporta ng malalakas na bansa na nagbibigay ng tulong at opinyon sa ating bansa. Pero hindi ito senyales na umalis na sila sa mga bahura natin. Pero alam mo ba na nakikipag-usap na ang China sa Pilipinas ngayon? Nakikiusap sila na ayaw nilang may dumanak pa na dugo at may magbuwis pa ng buhay kung kaya't ani nila na irespeto na daw ng Pilipinas ang katotohanan na sila ang nagmamay-ari ng mga kiniklaim nila. Ikaw, ano ang iyong masasabi sa paniniwalang ito ng China na tayo pa ang nangingialam sa sinasabi nilang teritoryo? Maaari mong ilagay ang iyong opinion sa ating comment section. Pero sa ginagawang ito ng China sa pambabaliktad sa sitwasyon sa atin ay masasabing wala nang talab ito sa Pilipinas. Sapagkat gaya ng ating presidente at ang ating defense secretary ay hindi na muling magpapatihulog ang Pilipinas sa trap at sa mga propaganda ng China na tila sila pa ang naagrabyado at tayo pa ang nangingialam ng teritoryo. Buo na at wala nang makakapigil pa sa mga plano sa pagpoprotekta sa West Philippine Sea at maging ang sunod-sunod na mga maritime defense agreement sa iba't ibang malalakas na bansa. Dahil nga dito, alam mo ba na panay-parinig sa mga open speech ang Foreign Ministry ng China at ang laging ang spokesperson nila na ang bukang bibig lagi ng Pilipinas ay China ang nag-i-intimidate sa West Philippine Sea. At sila daw ang kontrabida. Ngunit kung sisilipin daw ay tayo ang siyang banta dahil illegal na naglayag ang Pilipinas sa puwersa sa mga bahura nila gaya na lamang daw sa Spotty Island. Ayon pa sa spokesperson nila ay hindi sila ang tunay na gumagawa ng propaganda, bagkus ang Pilipinas. Dahil noong 1999 ay pinosisyon na ng Pilipinas ang isang barko sa Ren Ai Jiao, which is ang Ayungin Shoal.
at isa raw itong serious violation sa bansa nila dahil teritoryo daw nila ito. Nangako daw ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre, ngunit umabot na ng 25 years ay nanatiling nakaposisyon ng warship na ito sa Ayungin Shoal. At isang uri ito na walang isang salita. Kung aalisin mo, ay tila nangihibang na talaga sila sapagkat umabot na nga ng 25 years pero hindi pa rin nila natanggap na ang West Philippine Sea ay para sa Pilipinas at hindi pagmamayari ito ng China. Sa tatlong salita din ni Pangulong Marcos, inilarawan kung anong aksyon ang gagawin ng ating bansa. Proportionate, deliberate, and reasonable. Pero sa panig ng China, ay tinutuligsa talaga tayo dahil animoy tayo pa ang may kasalanan. Ayon sa kanila, ay kung anumang aksyon ang ginagawa nila sa puwersa ng Pilipinas, ay nakabase lamang iyon sa sinusunod nilang batas. At yon ay protektahan nila ang kanilang nasasakupan. Ito ang siyang ugat ng problema sapagkat masyado nilang pinanghahawakan ang historical basis nila sa pag-claim at maging mga hatol sa kanila ay hindi rin nila ito pagmamayari ay sadyang hindi talaga nasusunod. Binalaan din tayo ng China na the more na nag-resist tayo sa West Philippine Sea ay mas makakaramdam din tayo ng panganib. At isa pa nilang ikinagagalit ay ang patuloy na paglapit sa atin ng iba't ibang mga powered country. Wala daw may dudulot itong maganda, bagkus ito pa ang siyang magiging simula ng mas matinding kaguluhan. At dagdag pa ng spokesperson nila na habang maaga pa ay nakikipag-usap na ang panig ng China na tumigil na ang Pilipinas sa pagpapalapit ng mga malakas na bansa upang humingi ng tulong sa conflict na hindi naman daw dapat. Kung patuloy itong gagawin ng Pilipinas, ay tayo pa raw ay marahil ang nagsusuong sa kapahamakan. Itigil na rin daw ng Pilipinas ang pagbabaliktad sa totoong sitwasyon na China raw ang kontrabida. Bagkus, sila pa nga daw ang nagbubuklod sa mga bansa sa Southeast Asia upang mapanatili ang kapayapaan sa ating rehiyon. Ikaw, ano ang iyong masasabi sa mga sentimiento ng China sa kaganapan sa West Philippine Sea? Maaaring baliwalain ng China ang mga panawagan para sa neutralidad sa ating rehiyon sapagkat gusto nila ang mga teritoryo na kanilang inaangkin para sa strategic na mga layunin. Kung kaya't, nasa atin na kung papayagan nating kunin ang ating teritoryo o hindi. Walang dami ng usapan at negosasyon ang maaaring pigilan ng China na kunin ang pinaniniwalaan nilang kanilang territorial gains para isulong ang posisyon at postura nila sa rehiyon. Sa ngayon ay sadyang kumalma sila sa West Philippine Sea at inilipat ang kanilang tensyon naman sa Taiwan. Dahil alam mo ba na nag-deploy sila ng 30 na mga fighter jets at ilang naval asset nila sa bahura ng Taiwan dahil sa lokasyon ng Pilipinas. Malaki ang epekto ng pagsalakay ng mga Chino sa Taiwan sa Pilipinas. Ang digmaan ay magdudulot ng mga kabuluhang issue tulad ng pagdagsa ng mga Taiwanese na refugee at mga dayuhang manggagawa sa ibang bansa. At ang pag-asam ng armadong tunggalian na kumalat sa karagatan at lupa ng Pilipinas. Higit pa rito ay ang pag-okupa ng mga Amerika sa basing Pilipino na nagdudulot ng potensyal na digmaan na siyang ikinababahala din nila. Dahil na nga sa mga banta ni Xi Jinping na ihanda ang Chinese People Liberation Army para sa digmaan, kinakailangan ng Pilipinas maghanda din at palakasin pa ang puwersa ng ating bansa. Sapagkat dapat nitong isaalang-ala na ang China ay hindi natin masyadong tiyak kung sino at saan ang kanilang magiging target para sa paghahanda ng kanilang ginagawa kung mangyari man ang digmaan. At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa bagong plano ni Marcos at ang pagpunta ng PH Army sa Japan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.